Nasunog ang staff house at dalawang katabing pwesto sa White Beach sa Puerto Galera. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Paresponde naman po dito sa may food trip. Sa may bilya natin. Alas 6:30 kagabi nang sumiklab ang sunog sa ilang establishmento sa isang resort sa White Beach sa Barangay San Isidro, Puerto Galera. Sa kuhang video ng isang netizen, makikita ang laki ng apoy na tumupok sa isang staff house. Nadamay din sa sunog ang katabi nitong bar at partially damaged naman ang katabi rin nitong apartment. Ayon sa Puerto Galera Bureau of Fire Station, nahirapan sa pagpasok sa lugar ang kanilang mga truck dahil sa masikip na kalsada. Idagdag pa ang mga kable ng kuryente na posibleng sumabit sa mga truck. Humana pa kami ng mas mapupwestuhan na mas malapit doon sa area na susunog. May malapit na hydrant, doon kami nag-connect para mas mapabilis yung ano namin pag-suppress. Tatlong fire truck ang rumesponde sa sunog na tumagal ng halos 2 oras. 8:29 ng gabi nang magdeklara ng fire out ang BFP. Walang naitalang nasaktan o nasugatan sa nangyaring sunog ayon sa BFP. Parang wala nga daw pong tao dun sa area na yun. Dun sa establishment na yun. Yun sa bar wala naman po. Actually yung bar nga po chinek din namin is nakalock. Sarado. Yung staff house, wala din naman daw po naiwan doon nung that time na yon. Patuloy pang iniimbestigahan ng otoridad ang sanhi at kung saan talaga nagmula ang sunog na umabot sa unang alarma. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng nasunog na establishmento. Iba yung pag-iingat naman ang paalala ng BFP sa publiko para maiwasan ang kaparehong insidente. Pag-aalis tayo ng bahay, kailangan naibaba natin yung mga circuit breaker natin, nahugot natin yung mga nakasaksak nating appliances. Huwag tayong mag-iwan ng mga kandila, gasera. Dagdag pa ng BFP sakaling may sunog, mainam din umanong tumawag muna sa kanilang mga hotline bago kumuha ng mga video at mag-post sa mga social media. Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.